size 8. Pero alam nyo ba itong A6 tsaka Onitsuka is isa lang? Pero alam nyo ba na ang Onitsuka ay isa sa malaking parte ng history ng Nike? Vlog na naman tayo sa labas. Natamaan na naman ako ng hiya. Pero sa ngalan ng content, sugod natin yan. So, ito na. Let's go! Nakakatakot! So, what's up mga Dre? Welcome back dito sa bahay ko. Kamusta ang buhay-buhay natin dyan? Makapagtanong ng kamusta ang buhay-buhay natin yan, parang alam mo, walang problemang nararanasan, parang walang pighating nararamdaman. So, yan talaga, tuloy lang ang buhay. Move lang tayo, kasi wala naman taong pinanganak na hindi nagkakaroon ng problema. So, problem is part of the human being nga, sabi nga nila, diba? So, kain natin yan, huwag natin hayaan na kainin tayo ng problema. Kainin natin ang problema. Alright, so anong bang ganap? Dito na tayo ngayon sa may Cubao, yun, Farmers, medyo madali. Farmers Plaza. So, alam naman natin na maraming kukayan dito sa Cubao. So, puntahan natin yung isang kukayan na alam ko. Check natin kung anong mga sapatos na meron doon. So, let's go! So, welcome back mga Dre. Dito tayo sa may, anong pangalan Dre? JNA Korean Store. Ayun, JNA Korean Store. So, napansin ko lang dun sa karamihan sa mga sapatos nila. Medyo may kamahalan, pero ang maganda kasi dito, may kasama tayong madre dito. Pwede kayong humingi ng tawad sa kanila. Kakayate yan. Pwede kayong humingi ng tawad sa kanila. 30 to 40% daw pwede nilang ibigay sa inyo na discount. So, yun ang good news. So, B-roll muna tayo. B-roll, pasok! We'll be right back.
Itong mga itong side na to mga dre, ito yung side na lahat yan puro pang babae. Naglalaro mga size nila sa mga sa size 5, 6 and 7. Meron ako nakita dito. Adidas 15 size 6 Puma TX3. Nasa yung price? Good condition pa mga dre. 14 size 4. So may size 4 pa pala dito. So yung mga maliliit ang paa dyan, lalaki na maliliit ang paa, so pwede kayo dito kasi marami kayong mapipili. Meron din dito Adidas. Ang ganda nung upper niya. Parang balat ng kalabaw. balat ng crocodile, ng buhaya. Ang ganda oh. 1.5 size 5.5. Yes, meron tayo dito Nike Cortez. Pero sad to say, maliit lang siya. Size 6. So kung ang paa mo ay pambabae, pwede to. Pwede sa ito. 1.4. Kaya na lang ang makipagtawaran kaila ate. Ito pa isa. Nike Cortez. Ganda ng color. 1.6 size 5 Air Force 1. Meron tayong mga Air Force 1. May nakita akong mga Air Force 1 triple black. 1.5 size 11. So yun, medyo malaki. Triple white. Alright. 1.8 size 8.5. Ito, itong part na to. Ito yung part ng mga pang basketball. Meron na rin sila mga halo-halo na rin sila. May pang lakad, pang running, pang basketball. Meron ako nakita dito Derrick Rose 5'5 size 10. So bigyan ko na lang kayo ng B-roll sa part na to. Meron pa pala dito isa oh, Air Force 1 oh. White red. Ganda ng colorway niya mga dre. Oh. 3,000 mga dre. 8.5. Meron sila dito isang part ng shop nila mga dre. Parang box. Pasukin natin. Yan. Right, kitang-kita mo yung ano. Pabaso. Parang nasa ano. Aquarium. So ito, mga part na to. Mga pambabae na raw sabi ni ate. So marami dito mga pang running, pang lakad pe, meron na rin. Halos yung mga sizes nila dito naglalaro na lang ng 4, 5 and 6. Kasi talagang nakita ko mas maliliit na siya. Medyo madilim, hindi ako daw makita. Yan, alright. So para makita nyo, bigyan ko kayo ng konting B-roll. Pala sila dito mga dre, mga pambata. So ito, maliliit o. Adidas. A6. Ang bagit. Jordan. Kaso medyo may kamahalan, 3,000. Hello, Brad. Oo. 3,000. Size 3. Okay. May Nike pa. Campus. Alright. Adidas o. Well mga dre, dito. Dito yung mga ibang shoes nila. Ito kasi sa may bandang likuran nila, mga bags na pala. So hindi lang pala sapatos yung mga binibenta nila, may mga bags din sila. Pero karamihan puro pang babae, mga shoulder bags. So pakitaan ko lang kayo ng mga ilang sapatos na meron sila dito. Puma this. Hindi kasama yung Pavel, pag binili nyo, iwan nyo na lang. Size 7, 1.8. Adidas ZX 850. Pero hindi 850 ang presyo niya. ZX 850 lang yung model niya. So, 1.5, 7.5. Reebok Classic.
15, size 9. Nakita ako dito mga dre, hindi ko alam kung anong brand ito. So, nagagandahan ako dun sa colorway niya kasi parang suede yung pinaka upper niya. Toe tsaka heel, wala pa siyang gasgas, kaya good condition pa rin. At dun sa suelas niya is decente, so hindi ko lang alam kung saan bansa siya galing. Pero stick. Sa mga naghahanap ng pang running, meron tayo dito nakita mga nagbo-volleyball and running. Marami sila dito, A6. So, A6 17 size 8. Pero alam niyo ba tong A6 tsaka Onitsuka is isa lang? Pero alam niyo ba na ang Onitsuka ay isa sa malaking parte ng history ng Nike? Marami rin sa atin ang hindi pa nakakaalam na ang Onitsuka ay isa sa may malaking parte ng history ng Nike. So, paano ko ba nasabi na malaki ang naging parte sa history ng Nike ang Onitsuka? Dahil si Phil Knight, yung founder ng Nike, nung panahon ng 1962, graduate siya bilang business entrepreneur. Dahil entrepreneur siya, siyempre, kailangan maano ang isip mo sa mga business. Nag-isip siya kung kaya ba gawin ng Japan na gumawa ng sapatos na gaya ng ginawa ng Germany. Nasa panahon na yun, sikat na sikat na sapatos ay Adidas at Puma. Pumunta si Phil Knight sa Japan that year, 1962, pagka-graduate niya. Dahil nga gusto niya ipurso, gusto niya nga madiskubre kung talaga bang kaya ng Japan makagawa ng katulad ng sapatos na ginawa ng Germany. November, bumiyahe siya papuntang Japan at napadpad siya sa Kobe. At doon, nakita niya yung store ng Onitsuka Tiger. Onitsuka Tiger. Sa unang tingin pa lang niya doon sa mga sapatos, nagustuhan niya na yung quality, nagustuhan niya na yung mga sapatos. Kaya hindi na siya nagdalawang isip. Nag-set na agad siya ng meeting sa may-ari ng Onitsuka na si Ikachiru Onitsuka. Nang makapag-set na ng meeting si Phil Knight kay Onitsuka, doon lang ako bumilib kay Phil Knight dahil at that time wala naman siyang sariling kumpanya na naiwan sa US. Doon sa meeting na yon, nagkaroon siya bigla ng sariling niyang kumpanya at yun yung tinawag na DRS or Blue Ribbon Sport. Kaya niya ginawa yun kasi para paniwalaan siya na Onitsuka Tiger na meron siyang company sa US para masabi nila na may kakayanan si Phil Knight na mag-distribute ng mga sapatos nila sa US. Naging maganda yung usapan na binigyan siya ng pagkakataon ng Onitsuka na makapag-distribute ng sapatos sa US. Bumalik siya ng US, ang dala lang niya is 12 pairs of Onitsuka Tiger. Pagdating niya sa US, alam niyo ba kung saan niya binibenta yung mga sapatos? Siyempre, wala pa namang online nun. Hindi pa niya pwedeng ibenta online. Kaya binibenta niya yung mga sapatos na yun sa running track sa lugar kung saan may mga nagyayagi. Nakalagay lang yung mga sapatos niya sa likod lang ng trunk ng kanyang sasakyan. Pero hindi naging maganda yung progress nung pagbebenta niya. Kaya ang ginawa niya, lumapit siya sa isang kaibigan o dati niyang coach na si Bill Barrowman. Barrowman, parang ganun. Si Bill kasi, ang pagkakaalam ko is isa sa kilalang coaches ng mga athletes sa US. So marami na siyang mga napasikat na atleta sa US sa larangan ng pagtakbo, sa mga tumatakbo, track and field, mga ganun. So doon siya nakilala. Doon siya lumapit para matulungan siya na paano ba maibibenta yung mga sapatos. So the first time na makita ni Bill yung sapatos ni Onitsuka, nagandahan na agad siya dito. So nag-invest agad siya ng $500. So, hindi na siya nagdalawang isip, nagbigay agad siya ng $500. Kaya naging incorporate na yung BRS. So naging makatunayan na, naging totoo na meron ng BRS o Blue Ribbon Sport. So dumating yung first
shipment nila 1964 nila. Dahil nga malaki ang connection ni Bill Barrowman, mabilis na naubos yung 300 pieces at 300 pairs na sapatos. April, May, June, July, in just 4 months naubos yung 400 yung 300 pairs of Onitsuka Tiger. At dahil nga sa mabilis na progreso ng negosyo nila, from 5,000 na kinita nila dun sa 300 pairs na unang order nila, umakyat yung benta nila ng 1965 ng $20, $20,000. Biruin mo, nung panahon na yun, napakalaki na yung pera na yun. So yun, naging maganda yung tandem ni Phil Knight at ni Bill Barrowman, dahil si Phil Knight siya yung nandun sa other side ng business nila, at si Phil Knight naman si Bill Barrowman naman ang innovation at marketing. Ginagawa ni Bill Barrowman, every time na may dumarating silang shipment, kumukuha siya ng mga ilang pair ng sapatos, tinitignan niya, binubuklat niya, binabaklas niya yung sapatos, tinitignan niya kung ano ba yung mga pwedeng idagdag dun sa mga sapatos, katulad na mga lightweight material, mga ganun, para mas maging magahan, para mas maging komportable yung gagamit nito. So naging na-appreciate naman ng mga Hapon yun. Kaya yung ibang suggestion ni Bill Barrowman, nilalagay nila dun sa mga sapatos na yun. At dahil dun sa ginawa ni Bill Barrowman, nakapag-produce siya ng isang modelo ng Onitsuka, at yun yung tinatawag na Cortez. So doon nag-start yung pangalan ng Cortez. Pero yung unang labas ng Cortez, baka iniisip nyo na ang lumabas na unang Cortez swoosh o check na yung lumabas na logo. So hindi swoosh ang lumabas na logo, kundi ito. Ganyan ang lumabas na unang Onitsuka Tiger, Cortez. So pero hindi Cortez talaga ang una nilang pinangalan dyan. Meron pa silang ibang naisip na pangalan bago nila naisip yung pangalan na Cortez. So doon na nag-start makilala yung pangalan ng BRS, dahil sa tulong ni Cortez na sapatos, hindi si Mike Cortez. Siguro sabahin na lang natin tuloy yung kwentuhan, at medyo dumidilim na, baka abutan tayo ng ulan. At kanina pa tayo nandito sa may J&A. So solid yung mga sapatos nila dito, magaganda. Naghahanap ka ng running shoes, basketball shoes, mga panglakad lang, o simpleng pang pamorma, marami sila dito. Kayo na lang bahala mamili. So yun mga tre. Ate, thank you ate. So doon sa so kung mga tre, kung meron sa inyo mga makasalanan, punta lang kayo dito, bigyan kayo ng tawad ni ate, 30-40% discount daw. So yun, salamat te. Thank you. So yun. Ito ulit tayo sa, narinig niyo ba ako? Parang hindi, lakas ng hangin dito, tsaka ingay. So punta muna tayo sa parking, dahil naiwan natin doon si Miyong. Then uwi tayo sa bahay natin, tapusin yung kwentuhan tungkol sa Onitsuka at Nike. Alright, let's go! A few moments later. Pagkatapos ng ilang minuto, andito na tayo sa bahay. So yung mga dre, andito na tayo sa bahay. Medyo na-traffic lang tayo. So, balikan natin yung usapan natin, yung pinapanood ng anak ko. Alam mo yan, yung gumagawa ng mga swimming pool. So, hindi natin natapos yung kwentuhan na. May pang dumikit, di naman kaya Hindi pa ako naliligo. Parang kami, hindi ka ba ako sapat? Sensor yun! Kung ganun! Bad yun! So yun mga tre, ang sabihin ko, limutan ko na. So yun, pagkatapos na mailabas ni Bill Barrowman yung model ng Onitsuka na siya mismo ang nag-design, Cortez, naging mabenta to, naging mabilis ang mercado. Kaya
mabilis sa pagtaas ng benta ng BRS. So, doon din nila naisip ni Phil Knight na ano, makagawa ng sariling kumpanya. So 1972 or 1971 na natapos na yung kontrata nila sa Onitsuka. So, yun, doon na sila nagsimula na gumawa ng sarili nilang kumpanya. So, yun ang maliit na konting nalalaman ko sa history ng Nike. Kung hindi dahil sa Onitsuka, ay hindi mabubuo yung Nike. Ewan ko kung ano na sinasabi ko. So, kita ko lang mga dre. Si Phil Knight, siya yung isang halimbawa ng law of attraction. Dahil doon kung napakinggan mo yung kwento ko simula umpisa, hindi lang siya nangarap, hindi lang siya naghangad na magkaroon o maging famous yung mga sapatos na gusto niya. Kung hindi, talagang pinursige niya, ginawa niya ng paraan, pinagtrabahuhan niya. At ngayon, hindi lang magagandang sapatos ang na-produce nila, kundi napaka-laking pangalan. Dahil lang Nike, siguro, isa na sa pinaka-famous na brand ng sapatos sa buong mundo. So, yun siguro muna ang kwento o konting trivia tungkol sa Nike at Onitsuka. So, siguro sa susunod, ibang kwento naman ang tatalakayin natin habang nag-uukay-ukay. So, hanggang dito na lang muna mga tre. Salamat! Ngayon tuloy! Si-shout out na pala muna tayo. Mami, shout out! Mami, shout out! Isa-shout out tayo. So, shout out nga pala kay Boss Ryan Piñero aka Harding Moves. So, yun. Gustong-gusto niya kasi na isina-shout out ko daw siya sa vlog ko. Tre, ingat ka dyan sa Singapore. O, ewan ko, nasa Singapore ka ba? O, nasa ano ka? Nasa New Zealand ka ba? Siguro naggagatas ka ng mga baka dyan. So, shoutout nga pala kay JJ, si JJ tsaka si Ryan Piñero, si Carding Moves, magkapatid yun. So, Jay, salamat sa'yo dahil kala ko ibabash mo ako dahil nag-vlog na ako. Salamat sa mga salita mo, sa mga sinabi mo sa akin, na-encourage mo ako sa pag-vlog ko para nagkaroon ako ng ano, ng lakas ng loob para ituloy itong pag-vlog na to. So, ingat kayo lagi dyan ng pamilya mo. Tre, shoutout nga pala kay Adam. Adam, ano yan? Egni Saban. Sorry, Tre. Adam Egni Saban. So, Tre, kamusta ang negosyo? Sana lagi kayong ligtas ng pamilya mo. Kanto. Shoutout ka lang. Shoutout dun sa kabit ng asawa ko kay Arman Garyando, pre. So yun mga Dre, hanggang dito na lang muna. Hindi, shoutout din pala doon sa mga nakasama si, natin. Kila Lovely, si Boyet, mga Dre. Si girlfriend Lovely, Nasho, tsaka si Munggo. Yan yung Munggo na kahit anong klaseng basa, ayaw maging toge. So, eh, si ano? Si May. Si May. Yung wife ni Arman. Ayun, may ano na. Salamat, magkakaanak ka na rin Dre. Welcome to the club. Hindi pa lang si Arum. Hindi pa lang kala ko puro pa lang sa ano, banyo. So ayo mga dre. Nandito na lang muna mga dre. Salamat sa pagsama sa araw si ito. Si pala. Sino ba? Si teacher. Teacher Gemma. Ah, sino mo si Mong Gemma? Belated happy birthday teacher. Belated. Yun. Sinama ko pa sa vlog ko yung mga kawapangan. So ayo mga dre. Salamat sa pagsama sa araw na to. Salamat din sa 292,000. Joke lang. Bakit? Di ba masama mong araw? 292 na mga solid rin natin dyan. Pasensya na, hindi ako nakapag-upload ng 1 week. Last week pala kasi medyo busy. Tapos maulan pa. Kaya bawi ako ngayon. So yun. Nandito na lang muna mga dre. God bless and ride safe. All right. And then, babay mo na kayo. Bye. Duday, babay na Duday. Love Luffy. Bye. Ayaw magbabay, dumi-dedi pa. So, God bless and ride safe. All right. Bye.
Dapat ako magtatakip eh. Sige na, ikaw na magtakip. Sakpan mo. Sakpan mo na.